Hello, magandang araw sa inyo. So, may gagawin tayo dito. Oven siya. Microwave oven. So, sabi ng customer ay wala daw power. So, babala lang po sa mga sa ating mga televiewers na mag huwag nyo subukang mag-repair kung wala kayang knowledge sa pagre-repair ng oven. Dahil medyo mapanganib ito, medyo kung may stock yung capacitor niya, is nasa 1000 volts kasi yon. Pwede kayong mag-stop ang puso or makuryente. So, pag wala kayong knowledge, huwag nyo na subukan. Ano po? Yan. So, ito yung ating re-repair ngayon. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, sana mag-subscribe kayo. Click na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga na-upload na videos. So, ito. Testing natin siya. Plug ko yung power niya. Natin push power on. So yan, ito tayo nakikita ng power. Dapat may ilaw siya dito, so wala. Tignan natin, so, buksan natin kung ano problema niya. Kaya bubuksan natin. Tanggal ko na yung mga tornilyo. Ito palang model niya. Yan. George's Home Microwave Oven. Model niya. Model number. GDM31B-16. So yan yung model. So open ko na siya. Tanggal ko na yung tornilyo. Wala siyang power. Siyempre, una-una natin gagawin, i-check natin ang fuse bago natin sa i-check yung power, yung capacitor. Yun, iiwasan nyo yung dot-dotin, baka may karga siya na 1000 volts. So medyo malaki ang karga nito, nasa 2100 volts. So sobrang laki nun. Kaya posibleng patigilin ang inyong puso pag nakuryente kayo. Kaya sa walang knowledge, huwag pong subukan. Tawag na lang kayo ng technician. So yan. Try natin testin ng fuse. Of course, ang fuse. So, sandal lang natin dito para makita nyo. So, lift down. So, may fuse dito. Ito. Check natin kung buo. Ayan, buo ang fuse. So, ibig sabihin, hindi fuse ang sira. Check natin kung saan ang mayroon pang fuse. So, ibayin natin. Fuse. O baka naman hindi sira yung linya ng kuryente kaya walang power. Subukan natin siyang testerin. Of course, to. May fuse din dito. Liliban yan dapat. Try natin. Tapos dito. Sa isang line. Oops. Kumaga na siya. Lumiliban. Try natin kabila. Oops. Lumiliban din. So, ibig sabihin, okay ang ating power cord. So, ngayon, sunsunin natin yung kung saan papunta sa board muna tayo. Kasi wala siyang power eh. Yan. So, punta dito. Ito yung board. May fuse pa ba dyan? So, wala siyang ibang fuse. Ito, sa pan. Puntang may ilaw dito. So, ilaw. Ayan. So, may board siya. So, tanggalin ko yung tornilyo. Ayan. So, tanggal ko na yung tornilyo. Ano ba ito inaangat? Ayan. Angat natin. So, papunta siya ng board eh, bago siya pumunta ng transformer pag mga ganitong model. So, check natin. Ano ba ito tinatanggal? Itinataas.
Ayun, yung matanggal. Oops, ayun. Ayan. So, mayroon siya ditong ano, mga pyesa. Ayan, check natin ito. Kasi, pupunta ito ng transformer. Ayan. So, may out dito, papuntang transformer. Ito. Nasa power block, liliban sa mga switching. Out block ulit, papuntang kabila ng transformer. Left side ng transformer, tapos yung white. So, saan itong white na to? Oh, galing din dito sa kanyang tawag dito. Para itong capacitor, nagsuswitching. Ang tawag dito. Ayan, nalimutan ko na. So, check natin yung mga piyasa. First, check natin. Baka kung walang power, at okay ang fuse. So, check natin siya kung mayroon naman siyang bara na bultahe. So, gamit tayo ng baka kasi siya may bara. Ibig sabihin ay may karga. Kailangan ko siyang i-check para hindi ako makuryente. So, check natin, oh. So, capacitor. Check natin. So, ground. Nakabulits tayo. Diba? May karga siya. So, may karga. Yan. Kasi itong capacitor, pag ginawakan mo yan, mag-ground ka. So, ibig sabihin, may karga siya. So, iwasan natin yan hawakan. Ibig sabihin, sa parts na yan, kaya nagkakarga yung malaking capacitor, possibilidad na may sira. So, buksan na natin. Tanggalin ko na yung tornilyo. So, ayan. Natanggal na natin ang tornilyo. Angat lang ito. Angat natin. Ayan. Nakasangit lang pala siya. So, ang una natin gagawin, i-discharge natin yung kanyang capacitor. Kasi, na-detect natin. So, na-detect natin siya may kuryente. Subukan natin siyang i-discharge. Maliit lang yung capacitor nito, 450 volts nga lang ito. So, pwede tayo gumamit ng panghina. Gamit tayo panghina. Soldering iron. Kaya lang, medyo malapit. Paano ba? So, maliit lang naman siguro ito. Subukan natin siyang pa-sparking ng konti. So, capacitor. Yan. May karga siya eh. So, maliit lang yung karga. Ayan. May karga siyang maliit. Hindi naman siya ganun kalakas. Lusin natin ang load ng karga. Para hindi tayo makuryente. Try sa clear. Takot din ako mga kuryente, masyadong nakakakilig. Ibig sabihin, may karga siya, may sira siya. Ayan. Simulan natin tester. Kami tayo ng ito. Gitar. Tester. Unang una, tester natin mga diode. Okay. Maganda na. Okay. Good. Good. So, hindi po, kailangan hindi pumalo pag binaliktad. Okay, good. Yung isang resistor. Okay, good siya. So, ito pa, isa.
May ano pa dito? Ipot natin yung camera. Ano to eh? Ano tawag dito? Okay, good. Diode to, diode. Hindi pumalo. Yan. Kailangan pag binaligtad, hindi din papalo. Okay, good. Resistor. So, hindi siya pumapalo. Adjust natin, mga 10K. Papalo. Okay. Pumalo. Labis. Baba natin. Ayan, okay. Pumapalo siya. Hindi naman siya open. So, mabilisan testing lang tayo. Hanapin natin yung pinakamay na sira. Ito. Okay, good. Ito. So, hindi siya pumapalo, mga kaibigan. Test natin, mga 10K. Kailangan pumalo din siya. Resistor to eh. Oho. Hindi siya pumapalo. Huli, huli. May isa siyang sira. Ito pa, resistor. Okay siya. Parang coil to eh. Coil style. So, either ito ang sira, ito, laking IC, pero hindi yan. Ibig sabihin, nag-stuck dito. Nag-stuck yung kuryente dito. Power B. Ano ba to? Papuntang secondary. So, ibig sabihin, ito IC. So, check natin itong tanggalin natin ito. Isang na ito. Tanggalin. Ipat na natin. Camera. Tanggalin ko siya. Sana ito lang ang sira. So, hindi naman natin matitester yung ano eh. Medyo mahirap lang siya kuhanin. Kuha na natin. Of course, testin natin siya. Simulan natin sa digital, digital bang. So, check natin, hindi siya pumapalo eh. Eh, times 10K ulit natin, 10K na. So, 10K. So, wala. So, matik, sira po. Sira ito. Value nito ay 22 black, red, tapos gray. 22.2K. So, hanap tayo ng 22.2K. Yun lang, wala tayong resistor na ganyang value. So, wala tayong resistor ganito.
Meron ako dito ang isang 1.2K at ito, pinagsama ko na lang siya. So ito yung kabit natin. 1.2K at 1K. Saka natin siya kabit. So pwede yan, pinagdalawa. 2.2K din yan. Kailangan natin. Dapat magka-power siya. Yan. Usok. Kuna tayong face mask eh. Ayan, nakabit ko na siya. Ayos ko lang ng align. Ayan, nakabit na. Linisin natin ang paintbrush. So, baka siya may panghinang o lid na naiwan. Tapak natin, meron yata dito. So, meron niya. Baka mag-shoot. Yan. May lid. May nanganong lid eh. Dikasa. So, check natin. Next. Of course, check natin yun. Bakit siya bumigay doon? Bakit nasira yung kanyang resistor na to? Check natin. Dapat walang karga din. So, wala dapat karga. Hop, okay, mapalok. Kita nyo ba? Sorry, hindi ko naiangat. Balikta rin natin. Dapat papalok. Oops, mapalok. Kita nyo ba? Yan, mapalok siya. Tapos bumabalik. Dapat pag tinester nyo. Papalo, tapos babalik. Yan. Good yan. Ibig sabihin, good yung ating good yung ating capacitor. Big capacitor. Check yung diode. May diode dyan dito. Okay. Pumapalo ang ating diode. Hindi siya bumabalik. Balikta rin natin. Ayan. So, dapat hindi siya papalo. Yung pitik na yan, nababasa niya lang yun sa sa capacitor. Pero, okay siya. Good. Ibig sabihin, okay ito dito. Okay din ito. Okay yan. Dito lang yun. Kasi, nadaan yung kuryente dito. Papunta dito. Pag bumigay yung ating kinabit na 2.2K. So, next natin is ito. Transformer. Pero good to eh. Good din ito. Good ang diode. Good ang capacitor. So, ito. Check natin. Itong. Check ko. Hindi naman bihira naman ito masira. Hindi basta-basta. Pag nawala ng supply, try natin para makita natin ang result. So, balik ko lang siya. Pause ko muna ito. Ibabalik ko lang. Ito, tornilyo. Ngayon, tornilyo ko na siya. So, ayos ko lang ang lagay. Para maayos.
So, testing na. Testing na natin. So, try lang natin kung magpapower nyo. Masisira naman yun. So, try lang natin para malaman kung gumana siya. So, ingat-ingat. Don't touch anything. Saksak na natin. So, pindutin ko na. I-on ko na. Sana may okay na ating ginawa. Oh! So, umandar na. Okay. So, may ilaw na siya. Tingnan natin agad. So, atin ang ibalik. So, yun lang ang sira siguro. Testingin natin mag-init. Sarado ako muna. Takot ako sa radiation. Close ko muna siya. Buting ka ang power. Takot din ako sa kuryente. Lalo at matataas na volts. Yung basis na ako ng kuryente. So, ayaw ko na makuryente. Ibalik ko na siya. Yan, sinara ko lang. Tinarnulyo ko lang siya kasi malaglag. So, natin, ready na natin. Ito ang ating tubig. Pasok na natin. Dito. Natin ang painitin. Check natin. Power. Okay natin. Painitin natin ang 100 microwave. Ano ba ito ginagamit? Hindi ako marunong. Sorry, hindi ako marunong. Check natin. Try nga natin. Start. Ayan. Andar na. Sigong gamahan nila. Init kaya? So, yan. Mainit. Yan. Well, okay na. Suppose okay natin. Para naman makita nyo. Tingnan natin. Start. So, hindi siya nausok. Usok naman. Pero mainit. Sobrang init. Hindi lang makita ang umuusok. So, okay natin repair. Yan. Maligaw, close ko na lang po. So, hindi ko siya patagalin ang pausukin. Kasi mainit naman eh. Ayan. So, okay na. Gumagana ng ating repair. So, sandado ko na lang siya. Balik ko na lang yung casing. Kung sunutin natin ang power. Makuryente pa ako.
So, okay na. Nabalik ko na. Yeah. Again, ang model niya ay yung kanyang model CDM31B-16. So, yung model niya George Home. So, yun ang ating repair. Success na po. Gumagana na. Matitext na ng customer. Hanggang dito na ang aking video. Salamat po sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa ating ginawa. So muli, sa mga hindi marunong o wala pang knowledge sa pagre-repair, huwag nyo pong subukan. Huwag nyo po muna subukan kasi medyo delikado. Mataas ang voltahe ng kapasitor ng ganito eh. Ng microwave. Ano po? Tawag muna kayo ng technician. So, salamat po. Sana mag-subscribe po kayo para updated kayo sa latest na mga post natin about video tutorial sa mga repair. Computer, phone, tablet, printer, and electronic appliances. Click nyo na rin ang notification bell para lumabas sa inyong notification. So, salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!